Isa na namang illegal recruitment agency ang natuntun at ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW. Ang modus umano nito, mag-operate ng isang language center. Pero ang totoo ay illegal din na nagpapaalis ng mga manggagawang Pilipino patungong Germany. Si Benji Durango sa sentro ng balita. Kasama ang PNP at Business Permit and Licensing Office ng Silang Cavite, tinungo ng Department of Migrant Workers ang isang fly-by-night na recruitment agency. Pagkatungtong ng barangay Lumil, naghanda ng mga otoridad, pinirmahan ng mga dokumento, inilatag na mga tarpaulin na may nakasulat na closed. Pakay ng grupo na agad na maipasara ang Volant Academy for Language Excellence Incorporated na sinasabing illegal na nagpapalis ng Pinoy workers patungong Germany. Isinama kami sa isinagawang raid ng DMW. Pagkapasok sa loob, bumugad sa amin ang isang resort. Sa intel ng DMW, nasa 70 katao ang kasalukuyang sumasailalim sa training dito. I-implement na po namin yung closure. May 17 pa ino-operate ng DMW ang lugar para makumpirma ang illegal nilang ginagawa. Base sa kanilang nakalap na impormasyon, study and earn scheme sa bansang Germany ang kanilang inaalok sa mga nare-recruit nilang aplikante. Sa kanilang website, ito ang mababasang mga kataga, learn while you earn. Pero nang hanapan ng dokumento ang recruitment center, mayor's permit lang ang kanilang naipakita na may nakalagay na tutorial services. It's actually a front for a recruitment scheme going to Germany. So, sa pag-iimbestiga ng Department of Migrant Workers, napag-alaman natin nga na ito ay nagpapadala ng mga workers, apprentices to Germany without the necessary permits. So, kulang-kulang ang permits nito. That's why we decided to close. October 2021 pa ito nag-ooperate. Iba't ibang trabaho ang kanilang inaalok. May nurse, caregivers, auto mechanics, baker, butcher, restaurant specialist at security specialist. 60,000 pesos ang pangako nilang sasahurin oras na matanggap. Pero kailangan munang dumaan sa iba't ibang training na dito rin sa kanila gagawin at may katapat itong presyo. Hindi bababa sa 500,000 pesos ang kailangan bunuin ng isang aplikante para dito. Fully booked ngayon ang 18 dormitoryo ng kanilang center. Bukod sa kaanak na may-ari, wala nang ibang humarap sa amin. Meron po ba kayong gustong sabihin, sir? Kayo po ang kapatid na may-ari, sir? Tumanggi silang magbigay ng pahayag, pero sa maiksing pakikipag-usap sa kanya ng media, iginiit nilang training lang ang pakay nila sa mga aplikante at wala silang kinalaman sa pagtatrabaho ng mga ito. So, ba't kayo nag-enroll ng kalahating milyon ang ibabayad ninyo para lang ba matuto kayo ng German o dahil may inaasahan kayo na trabahong makukuha afterwards? Ang siste, papasok sa Germany ang aplikante bilang apprentices. Iti-training pa rin daw sila doon sa kahanapan ng mas magandang trabaho ng iba pang agency doon. Ang problema, wala itong kasiguruhan na sa huli, argabyado ang aplikante. Ang apprenticeship program, sabi ng DMW, libre sa Germany. It's supposed to be free in Germany. Pero dito, naniningil pa rin sila para lang makapunta doon. Nilak ang pintuan ng kanilang opisina. Sa kanilagay ng karatula ng closure order, ang BPLO ng Silang naglagay na rin ng sariling cease and desist order matapos nila mabudol sa unang aplikasyon nito. We also have the power to revoke it when there's a misrepresentation. Kargo ngayon ng gobyerno ang may 70 aplikante ng training center. Hey sir, estudyante ka rin ba? Estudyante ka rin? Sinubukan kong kausapin sila, pero binawalan silang humarap sa kamera. Ilan sa kanila, walang ideya sa ginagawa ng training center. Tutulungan naman sila ng DMW para makuha pa ang perang naibayad na nila. Tutulungan po natin sila makapag-file ng complaint, either kung saan sila nakatira kasi hindi po sila lahat ay taga Silang. Aabot sa 200 OFW na ang kanilang naipadala ng illegal sa Germany na may tuturing na undocumented. Mga kasong large scale at syndicated illegal recruitment ang kasong kakaharapin ng mga may-ari ng napasarang illegal na recruitment center. Mula dito sa Silang, Cavite, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.